Ang pag-uusapan natin sa video na ito ay ang stroke line sa shape at saka sa text sa Adobe Illustrator. So pagbago ka pa lang sa channel na ito, huwag mong kalimutan i-subscribe and pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga ina-upload kong video. So i-uncheck ko muna to kasi usually yung default nito uncheck. So mag-start tayo sa shape, sa rectangle. So i-hold ko lang yung shape. Pwede kong i-hold yung aking sa shift sa keyboard para proportion siya na square. So, i-copy ko lang ito. I-hold ko lang yung alt so makikita nyo na merong, pag nag-mouse over ako dito, meron siyang dalawang pointer and i-hold ko lang. Again, naka-hold yung alt and i-move ko lang dito. So, parehas sila. So, maglagay lang ako dito ng outline na ito. And lakihan ko lang. Pwede ka actually maglagay kayo ng select that multiple objects. So, halimbawa, yan ka-select yung dalawang object. And lagyan ko ng stroke na 6. So, yan. So, ipakita ko sa inyo na liliitan ko to. I-hold ko lang yung shift sa keyboard para perfect. And so, i-undo ko muna. Kasi meron akong ano. I-click nyo dito sa area na to, sa blank area. And makikita nyo dito na i-hold ko yung stroke effect. So, i-click ko to. And kung makikita nyo ngayon, kung yung aking square ay lumiit yung aking square at saka lumiit din yung stroke. So, i-uncheck ko to, makikita nyo yung different. So, ngayon, pag niliitan ko to, so, kung makikita nyo, ang kanyang stroke pa rin, 6 pa rin. So, depende sa inyong gagamitin, minsan kailangan nyo ng, kailangan nyong i-scale yung inyong stroke dahil, example, nag-layout kayo dito ng logo or logo ay kailangan nyo liitan, i-resize, ay kailangan nyo minsan i-check ito para mag yung mga shape nyo ay mag-resize din yung kanyang outline or kanyang stroke. So, ibalik natin kanina ito. Mag-click lang ako dito ulit. Ito, may scale. 6 pa rin yan kahit nilakayan ko. Ay, sorry. Kasi nakaselect pala yon. Kahit nilakayan ko pa rin yan, nakahold yung shift, 6 pa rin. Kahit gano'n pa nilakay-lakayan ko pa rin, 6 pa rin yung stroke. So, ilagay ko muna dito to. And ilagay ko dito ulit, balik ko siya dito sa stroke. Kasi ito, i-resize natin. So, kung makikita niyo, re-resize ko, lilakihan ko, lumaki rin yung kanyang stroke. So, yung ating stroke ay pwede natin palitan ng size. O yung, I mean, yung design. So, punta kayo dito sa stroke na size, ay text, and i-click nyo dito yung dashes. So, kung makikita niyo, sinelect ko to, dashes, and pwede nyo yung i-click ko dito. Tsaka dito, palitan ko rin, i-click natin ito, and explore natin yung mga ibang option. Dashes, and dito. I-click natin dito. So, let's see ito na lang. So, yan. I-click natin dito sa labas. And by the way, hindi natin na-increase yung ating stroke. So, halimbawa, increase natin ng 10. So, makikita nyo yung different na ito maliit dito at saka dito sa size sa opposite niya maliit din. So, nasa sa inyo kung anong gusto nyo na option dito or style. Dito, nakalagay dito sa corner. Try natin yung ibang mga corner dito na iyan. Kung makikita niyo yung corner dito, rounded join. So, ang kung makikita na meron siyang rounded ano dito. So, ito sa previous video na natutunan natin yung ganito, yung paano i-adjust. So, paano natin i-apply sa text? Bago natin i-apply sa text, kung gusto natin tanggalin yung ating fill, ay i-click natin yung fill na color, ay yung color dito at saka i-off natin. So, yan. Saka ito, pwede natin i-adjust. And mag-i-apply natin sa text. Halimbawa, maglagay tayo dito ng welcome. I-caps lock ko na lang. Lagyan natin ng exclamation. Welcome and ilagay natin dito sa ating rectangle. I-hold ko lang yung shift sa keyboard para proportion. Hindi masira yung kanyang quality. So, medyo la, ano ko to. Ayan. And,
Ito, kung apply natin dito ng stroke, ay punta tayo dito sa stroke and lagyan natin dito halimbawa ng itong ito. And pwede natin i-increase dito. Halimbawa 6. So yan. So pwede natin i-apply sa text at saka shape yung stroke or outlines.